So, magandang umaga po, agri-farmers. Maaga po tayo ngayon kasi magdilig tayo sa ating tanim. Maganda po yung umarangkada na po yung talbos. Nagpapalit na po ng bulaklak. Yung mga lumang bunga, medyo may maraming reject pero di bale. Mabenta pa rin yun. Tsaka may panibago naman na ito yun . Ito yung mga bagong bulaklak. Yung mga bunga niya. May gas-gas pero siguro mga 3 harbisan wala na yan. Puro na bago. So bukas na lang tayo mag-spray ng fungicide at saka insecticide. Gagamitin natin ay score, yung fungicide natin, score at saka Lambdacide Halotrin Karate. Si Genta pa rin. Siguro hindi muna tayo mag-foliar kasi maganda na yung umarangkada na siya. Katapos hindi naman masyadong napakainit dito. May mga part na makulimlim kasi may clouds. So nakita nyo sa likod ko may drum. Itong drum inangat natin. May laman, puno. So ito yung parang manual irrigation. Ito yung may gate valve dito. Kinoconnect natin dyan sa ating irrigation. Na-try ko na kahapon. Maganda. Siguro 5 linya lang. 5 linya ang supplyan niya para mga linya doon, power spray na ang magdala. So dito, gravity lang. Malakas kasi siya. 1/2. So ngayon, nagdilig po tayo agri-farmers. At kahapon, nag-holdi tayo sa pag-herbicide. So nakita nyo naman, nag-umpisa ng manilaw. So yun patay na yan. Na herbicide na yan. So, punta tayo dun sa baba. I-share ko sa inyo kung herbicide na ginagamit ko na contact herbicide. Na pag lang yung tinamaan niya, yun lang yung mamamatay. Okay naman yung talong. Before kasi natin in-spray sa ating talong, tinry muna natin ang paisa-isa. So dito banda, doon. Dito may bunga na rin mga agri-farmers. Ito yung panghuli. So magdilig tayo ngayon maaga kasi walang ulan. Ito yun agri-farmers So ito yung natin. Ito yung ginamit natin Emergent herbicide for the control of annual and perennial grasses of broadleaves weeds. So hindi talaga to generally makakaano sa tanim. So parang naka-design siya na hindi kagaya nito. Itong isa, itong Todomax, ito yung herbicide na 480 SL, napakaano nito. So ito talaga, ito yung mga herbicide na kung matamaan mo yung tanim, patay. So hindi itong ginamit natin. So ito lang ginamit natin glufosinate ammonium sorac. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng rock. So yun lang agri-farmers. Kung merong mga ibang brand dyan, basta may mga glufosinate, huwag yung glyphosate kasi yung glyphosate yun, todas talaga yung tanim mo. Ito agri-farmers ito yung inisprehan ko. Itong yung mga makakapal. So pinalibot ko lang. Yun. Yun, ito yung talong natin. So ginanon ko lang sa gilid hanggang dun. So lahat yung mga makapal. Ito palang area na to agri-farmers. Bibili ako ng isang sachet ng Galaxy Max. So gawin natin itong Ampalaya area. So tapos itong herbicide. Kaunti lang, trial. Trial natin kung maganda ba yung Galaxy Max o Ampalaya sa area na to. Kasi pagkatapos kasi nating matrial dito at maganda yung so mag-production tayo dun sa 2 hectares na yun. So yun lang muna agri-farmers kasi na tayo ngayon? Parang proper monitoring.
At magpapaandar pa ako. Sa continue tayo sa pagdilig. Ayun. Yun, nandun yung power spray natin, oh. So, standby muna. Yun, agri-farmers. Ito yun, oh. Nag-vibrate na yung hose. So, malakas na yung pressure doon. Ito kalakas, agri-farmers, oh. Yun lang. Dilig tayo ng ing isa-isa. Ito yung daily part sa ating daily routine. So, alagaan natin kasi maraming bulaklak, maraming bunga. Hindi man maganda yung presyo, bumaba yung presyo kasi lahat ng nagtatalong dito sa Mindanao mag-try na mag-deliver dito sa Davao kasi mahal. So nga ang nangyari, bagsakan yung presyo. So sila pa rin yung ano, naglaban-laban yung mga malalaking farmers, mga growers, iba't ibang lugar. May Cotabato, Bansalan, Digos. At yun, yung nangyari, na ano, napunta sa bagsak presyo. So, but, akala, hindi natin alam, baka sa susunod na linggo, ano na, problema na naman sa talong supply. So, hindi na sila babalik dito kasi ngayon nga, pag nag-supply sila, kadami-dami, pagkatapos babagsak presyo talaga. So, naging 15 lang yung ano nila. Sa atin, hindi naman nangyari. 25 pa rin per kilo. So, thanks God kasi kahit papaano, hindi tayo naburaot. Hindi rin tayo iniwan ng ating buyer. Yun yung sinabi ko na bago pa lang. Yung unang upload ko na hindi natin iiwan si buyer kasi kahit bagsak presyo, nandyan siya. O, nandyan nga siya. Yung mga sinabi ko noon na nagpunta rito, hindi ko na nakita. Siguro marami na yun. Nagsusourcing lang yun. Ganyan kasi yung ano, sistema ng pag ano ka, pag buyer ka lang. So, kailangan mo talaga magsourcing. O, hanapin mo kung saan meron. Tsaka, kung matransact mo sa presyo, kung kaya mong maibigay sa kanila, kaya mo bang taasan o babaan. So, diskarte mo na yun kasi dati ko yung ginagawa sa planta pa ako, kumpanya. Nagsusourcing ako ng mga mangga. Pagkatapos, binibili namin all in. Pag nakuha ko yun sa ano, presyo na pinakamaganda para sa kumpanya, yun, binibili nila. Tunitunilada. Pagkatapos, pinaprocess ng dried mango. Yun. So, update sa ito yung ano, ito, ano na pala ito? 38 days mula nang nag-harvest tayo. So, mahigit isang buwan na. Kaya lang, na-stress itong talong na to dahil sa malakas na hangin at saka ulan nung mga previous ko na vlog na
natumba ito, pinatayo. Yun, naglagay tayo ng mga trellis, hindi natapos kasi nga kulang tayo sa manpower. So ano lang agri farmers, kasi risky talaga ito, kasi nung nagtanim ako, todo-todo yung tanim, kaya lang yung kasama natin hindi pumayag na mag-hire tayo kasi daw kulang sa budget. So hindi natin alam, kasi gaya nga ng sinabi ko, siya yung nagpipinance at saka ako yung nagmamanage. So hindi talaga ako makapagdesisyon kasi hindi ko to talaga area. So baybayan niya lang po, baka maka, hindi ko alam kung ngayon ba na taon o sa susunod ba, meron na tayong sariling area, malaking area, malawak sa ibang lugar. At doon, iba't ibang crop yung itatanim natin. Kasi gaya nga ng sinabi ko, kukuha tayo ng pwesto sa palengke para tayo na yung mismong magbenta sa sarili nating produkto. Tsaka mas maganda din yun kasi makikita mo talaga yung income. Maganda talaga ang income kapag ikaw mismo yung nagbibenta sa hindi ka kumbaga binibili mo at saka pinapatungan mo. Hindi, sa atin itatry natin kung kaya mas marami multi-cropping para mas marami tayong maibenta. So, yun lang. O, ito mga agri-farmers, dami niyang bulaklak. So, bago din niyang mga talbos, kailangan natin pagandahin yun. Kasi pag maganda yung tangkay, maganda yung bunga, iwas reject. So, yung kahapon, nag-ano tayo dito, abono tayo, drench lang, inunaw natin sa malaking tangke. Siguro ganun lang para mas mabilis yung epekto yung ginagawa natin. Okay naman to agri farmers, naka-recover talaga siya. Kasi nung naninilaw yung mga dahon, parang nagpalit siya ba? Okay naman. Thank you Lord. Hindi tayo pinabayaan kahit napakainit. Binigyan pa rin tayo ng source of water. So kaya lang ganito. Kailangan nating i-manual para hindi masayang yung ating pagod sa ating talong. So bukas, harvest na naman tayo bukas. Parang i-all-in natin bukas lahat ng mga kaya nating i-harvest natin. Kasi gaya nga ng sinabi ko, pagpapalit tayo ng bagong bunga, katanggalin natin lahat, halos yung mga reject. Saka kailangan natin ng mataas na oras. So yun lang talaga, kasi more on hands on nga tayo dito. Solo flight kasi yung partner ko, na disgrasya yung paa niya, hindi makaano sa motorsiklo. So more on tayo lang talaga dito. So kaya nga 4 o'clock p.m. a.m. gising na ako para punta agad dito para maumpisa ng magdilig. So ito yung mga daily routine natin. Never mind sa plastada ng ating talong na masukal kasi na herbicide ko na yan kahapon. So possibly siguro mga next vlog natin, wala na to, patay na tong mga agri-farmers, mga damo na ito. Hanggang doon lang muna agri-farmers, continue tayo sa ating pagdidilig sa ating talong. So kung bago pa lang kayo sa ating munting channel, paki-subscribe naman man po at paki-share. Pindutin yung notification bell para updated kayo sa ating gagawing mga video. So maraming salamat agri-farmers, at yun lang muna ang ating practical tips for today. At maraming salamat.